May magandang topic po ako sa inyo. 10 warning signs sa mga lalaki na kadalasan binabaliwala ng mga lalaki. So, sa mga misis, kailangan po makikinig kayo dito. Sa mga, minsan kasi mga lalaki ay magpa-check. Number 1, hirap lumunok. Sa mga lalaki, actually kahit sa babae, basta hirap lumunok, ang binabantayan natin dyan, minsan, di ba, pag sa tubig, kaya. Pero pag solid, yung mga laman, parang ayaw bumaba. Lalo na kung smoker yung lalaki, umiinom ng alak, binabantayan natin dyan, throat cancer. Meron kasi mga bukol dito sa leeg, meron mga throat cancer, hindi po maganda. So, isang sintomas yan. Lalo na kung namamaos. Kung namamaos kayo, lampas 2 linggo, namamaos. Baka namamayat, mamaya may dugo pa, titingnan din. Merong mga throat cancer na binabantayan natin. Ha? So that's number 1, hirap lumunok. Second symptom na huwag babaliwalain ng mga lalaki, kahit anong maramdaman sa dibdib, kahit anong masakit sa dibdib. Minsan kasi tayo, syempre, sumasakit ang dibdib, isipin natin, ah, baka sikmura lang, baka stress lang, o baka muscle lang. Oo, pwede muscle lang yan. Pero oras na meron kayong maramdaman na parang kakaiba. Sino sa mga lalaki ang at risk para sa heart attack? Yung middle age, 40 years old, 50 years old. Meron nga mga 30s pa lang na heart attack na. Mataba na lalaki, high blood, diabetic, basta kahit ano. Tsaka yung chest pain kasi ng sakit sa puso, hindi talaga siya masakit. Parang hindi lang komportable. Parang basta hindi lang siyang komportable. Parang may mabigat, may nakadagan, parang may nakaipit lang dito. Kaya mahirap malaman kung sikmura ba o puso. So any chest pain, pa-check up tayo sa doktor. Number 3, kahit anong pagdurugo. Okay? Mga minsan may dumudugo, baka pagsinga, o may dugo, bantayan, baka nasal cancer. Pag-ubo, minsan may bahid ng dugo, pwede ng gasgas, pwede lang cancer. Sa ihi, ma-pink ang kulay. Yan. Pwedeng kidney stones, pwede rin kidney cancer. Sa dumi, pag dumi may dugo, buhay na dugo, pula o itim. Ang itim, dugo din kasi. Malansa na amoy. So, titingnan mamaya may colon cancer, baka may ulcer. So, any bleeding, huwag babaliwalain. Number 4 symptom na huwag babaliwalain, yung sobrang pagod. Alam nyo naman yung normal na pagod, tsaka sobrang pagod eh. Yung sobrang pagod na talagang parang wala kang energy, symptom to ng maraming sakit. Pinakamalala, pwedeng symptom ng cancer na hindi natin mahanap. Yung ibang sakit, mga chronic disease, diabetic. Diabetic na hindi nagagamot. Nangihina din sila. Kidney problem, nangihina din sila. Mga lung problem, may sira ang baga, kidney, liver, lahat yan. Ang ending, mahina. Diba? Mabagsak ang potassium, manghihina ka rin. Makakulang ka sa mga minerals mo. Okay, so sobrang pagod. Number 5, to. Number 5, hirap umihi. Okay, karamihan ng lalaki, edad 50 pataas, lumalaki ang prostate, kaya hirap umihi. Paputol-putol ang ihi, pakonti-konti ang ihi, kailangan pinipilit yung ihi. Actually, normal yun lumaki yung prostate, 50 and above. Kaya lang, minsan bukod sa paglaki ng prostate, ang kinakatakot natin, prostate cancer. Common ang prostate cancer sa mga kalalakihan. So, anything na hirap umihi, laging kulang, pa-check up tayo sa urologist para masigurado lang na hindi siya prostate cancer. Number six symptom, kailangan bantayan, connected sa utak to, yung hilo, nahihilo at madaling makalimot. Yung mga symptom ng utak. Pag nahihilo, madali makalimot, lightheaded, parang matutumba, pwedeng stroke yun. Pwedeng early sign ng stroke. Pwede rin naman bagsak ang blood pressure. Yan, kaya nahihilo. Pag medyo memory loss, pwedeng Alzheimer's. Diba? Yung ulyanin, doon nag-umpisa eh. At yung memory loss din,
pwede ring depression. Merong iba na di-depress eh. So pwedeng stroke, pwedeng depress, o yan ang mga ano symptom pag medyo kakaiba. Number 7, sugat sa bibig. Yan. Minsan may mga sugat sa loob na lalo na kung naninigarilyo, uminom ng alak, mouth cancer. Merong mga cancer dito minsan sa loob. Parang bukol siya, parang gums lang nakagat mo, namamaga lagi, hindi gumagaling, papacheck up nyo. Basta kahit anong bukol dito sa loob. Number 8, headache. Siyempre, sobrang sakit ng ulo o yung sakit na ulo nakakaiba. Okay? Ang mga mild causes nito ng headache, pwede yung massage lang, pagod ka lang, stress ka lang, pwede yun, headache. Pero merong headache na mas serious, di ba? Pwedeng high blood, headache, o high blood, mabilis lang. Pero may headache na stroke, di ba? May headache na aneurysm, at may headache na brain tumor. Okay? Ang headache ng stroke, aneurysm, sobra sakit. Sobra sakit. Ang headache ng brain tumor, pakonti-konti. This month, parang masakit konti. Next month, mas masakit. Next month, mas masakit. Unti-unti, pasakit ng pasakit pag brain tumor. Paano yung bukol? Unti-unti lumalaki dito eh. So, pag unti-unti lumalaki, unti-unti sumasakit. So, yung number 8. 8, headache. Number 9, ito yung bad symptom, yung namamayat. Diba? Ayaw mo binabati. Minsan gusto mo binabati, uy, pumapayat ka ngayon na. Kung bata ka, siguro 20 years old, gusto mo binabati ka ng pumapayat ka. Pero kung senior na tayo, 50 years old, may nagbati sa'yo, pumapayat ka, eh, hindi maganda yon. Kasi pag pumapayat sa may edad, lalo na, di naman nagpapapayat, sign of cancer yon, di ba? Hindi 100%, pero lagi yon eh. Basta may cancer, namamayat talaga yung tao. Lalo na kung yung cancer nakatago. Ano yung mga nagtatagong cancer? Skin cancer, kita mo eh. Nagtatago, ito yung nakakasa. Pancreatic cancer, nagtatago. Stomach cancer, lung cancer, yan naman nakatago. Panglalaki lang to. Testicular cancer. Sa balls, sa itlog ng lalaki. Yan, chinecheck natin yan. Kung babae, chinecheck ang breast. Sa lalaki, chinecheck yung itlog ng lalaki. So, kayo mismo kakapa, dapat ang consistency niya parang malambot lang siya. Parang goma. Diba? Parang goma siya. Pero pag chinek nyo yung itlog do sa lalaki, pag nakaramdam po kayo ng may matigas, kahit anong matigas doon na parang munggo, hindi maganda. Okay? Matigas, tumigas, kahit parang may party lang matigas, hindi dapat. Testicular cancer. Kung ang babae takot sa breast cancer, ang lalaki takot sa testicular cancer at prostate cancer. Okay? So, yan. Dagdagan ko lang isang symptom, number 11. Itong 11 kasi, oh, serious din to. Pero hindi naman siya cancerous eh. Pero yung 11, na kinakatakot ko rin, yung manas. Basta, pag nagkakaedad, nagkakamanas pala. Kasi, pag may edad na 50-60, syempre yung ugat natin, yung mga veins natin, hindi na ganun kaganda, hindi na umaakyat. Konting manas, okay lang sa hapon. Kaya sabi ko, sa gabi, mas itataas yung pae. Tuturo ko sa inyo sa araw. Paghiga, dapat may unan. Para ma-absorb yung manas, yung tubig sa buong gabi. Pero may manas na masama. May manas na galing sa heart failure, mahina ang puso. May manas galing sa siraang kidneys. May manas na galing sa liver. So, tatlo yon, liver failure. So, manas dahil sa atay, sa kidney, at sa puso. At merong manas na dahil lang nakatayo lagi. Diba? So, yung 11, number 11 na manas, parang bantayan din. Okay? Sana nakatulong tong tips ko. Panood-panoorin nyo, ha? Very effective to. Para kung meron kayong any of these 10 symptoms, pa-check up sa inyong doktor. Pag nag-check up kayo sa isang doktor, binaliwala.
Sabi, okay lang, pero duda kayo, magpa-check up sa pangalawang doktor. Hanggang magpa-check up kayo sa pangatlong doktor. Hanap kayo ng hanap ng tamang doktor, kahit tatlo, apat, magpa-check up kayo. Okay? God bless po. Sana nakatulong tong tips ko para humaba ang buhay ng mga lalaki.